Nang malapit ng mangaral si Jesus sa katauhan, ibig ngang ipatanghal ang kaniyang kadiyosan sa taong makasalanan. Ngunit ang kasing esposo, ama sa haka ng tao, si San Jose, bagang santo, natanto rin ngang totoo ang sasapitin ng berbo. Kayangat nang di makita ni Jose pang madlang dusa ni Jesus na iwi niya, hiningi ng buong sinta, siya'y mamatay na una. At hindi nga matitiis ni yung banal na si Josep na makita at masilip ang madlang hirap at sakit ni Jesus na kasit-ibig. Dito sana sang magaling ni San Jose na butihin, agad namang sinunod din ng Diyos na maawain ang kaniyang pita at hiling. Yaon ang siyang mula na ng pagkakasakit niya, kinalinga ni Jesus at ni Maria, si Josep na mapaninta. Palibhasa ay katotoo at malinis na esposo, kinalinga ng totoo ng poong Jesucristo ni Maria saklolo sa kalubhang tihamak ng sakit nitong mapalang.
lagnat. Ito na ang siyang wakas, buhay niyang mabanayan. Di siya hiniwalayan nitong mag-inang timtiman. Ang alagay matibay sa kaniyang pagkaratay hanggang sa napadang buhay. Walang aning makapara itong pagka, itong pagkamatay niya. Daigang san tong lahat na sa kamay nitong mag-ina, pumanaw ang kaluluwa. Ang kaluluwang marikit nitong timtimang si Joseph. Sinalubong ng anghelis, pinupuring walang patid, tuwang walang kahuliling. At kanilang inilagay sa senonga ni Abraham. Sabihin ang katuwaan, sayang hindi ano lamang ng lahat ng mga Joseph ang una-una na malitangang talaga sa mga santos propeta. Aniya ay dumating na yaong sasakop sa sala. Dito nga na pagnilay, lubos na gugunam-gunam, di na lubhang mababala. Bibihisan kapag kuwan ang kanilang kahirapan.